Makalipas ang mahigit isang siglo, natagpuan sa Argentina at naibalik sa Pilipinas ang sinasabing nawawalang obra ng sikat na pintor at bayaning si Juan Luna. Ipinasubusubasta ito sa halagang aabot sa 12 milyong piso. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ang bawat kumpas ng pinsel at timpla ng mga kulay tulad ng cobalt blue at teal sa canvas na ito nagmula sa henyong mga kamay ng pintor, political activist at bayaning si Juan Luna. Ito ang painting na Ado Valanave na inakala ng mga art scholar na nawala na. Pero nasa Cordoba, Argentina lang pala ito at pagmamayari ng isang immigrant mula Cuba. Matapos ang mahigit isang siglo, narito na muli ito sa Pilipinas at ipasusubasta o auction. Ang halaga nito sa ngayon, 9 to 12 million pesos. The gentleman from Argentina had just inherited this painting from his grandmother. The family had no idea who Juan Luna was. And so in fact, the owner's sister liked the frame of the painting very much that she wanted to toss the painting and turn it into a mirror. That's how little they knew of Juan Luna. When they noticed that there was this nameplate though on the frame, they thought, well, for a painting to have this particular nameplate, it must be important, so why don't we Google it? Si Lerma, na curator din ng Ateneo Art Gallery, napansin na kakaibang estilo ni Luna sa pagguhit ng mga binibini. Ipinapakita sa painting ang isang bangka na tila kinokontrol ng mga babae, may bride, ballerina at mga artist. Tulad ng ibang mga likha ni Luna, hitik daw sa simbolismo ang obrang ito. Marami pang magagawa ang mga babae at hindi lang sila para sa kumbento o para maging asawa. Ipininta ni Juan Luna ang obra na ito isang taon matapos niyang gawin, ang spolyaryo. At ang pamagan nito, hango sa isang kastilang tula na ang ibig sabihin, and there goes the ship, who knows where it will go. Sasailalim din sa auction ng painting ng Portrait of Rosa Nalda Hill ni Felix Resurrection Hidalgo. Nang manalo si Juan Luna ng gold medal sa Espanya para sa Spolarium, si Hidalgo naman ang nag-uwi ng silver medal noon. Sa painting naman na ito, iginuhit niya ang isang batang babae na apo ng isang Kastilang military doctor na tumira sa Pilipinas. Ang price range nito, 6 to 7.5 million pesos. The great-grandfather of this particular little girl was also the ancestor of the present generation of thespians, of artists, the Hills here in the Philippines. Yes, all of them. Rosemary Hill and her family are all descendants of Felino Hill. Bam Alegre, GMA News.